Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng huling hapunan ng Panginoon, ginugunita at sinisimulan natin ngayon ang pag-alaala sa misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo na ating tagapagligtas. Ito ang gabi ng pagpapamalas ng ating Panginoon na siyang lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng paghuhugas niya sa mga paa ng kanyang mga alagad. Ito ang gabi ng pagkakaloob niya ng banal na Eukaristiya na siyang alaala niya sa bagong tipan. Ito ang gabi ng paghahabilin ng bagong utos at pananalangin ng Panginoon sa ipagkakaisa ng lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Sa pagsasariwa ng Kanyang salita at buhay, hilingin nating makabahagi tayo sa Kanyang nararamdaman, sa Kanyang pag-ibig na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya naman, marapat nating ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng misteryo ng pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at paglilinis ng ating mga kalooban. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan,
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, kawan mo kami. Excelsis Deo.
Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haying bago at pangmagpakailanman para sa giliw niyang sambayanan, ipagalob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kaniyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsyonin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. Ang parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Tanggap.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito at sinabi,
Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iniinom ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayong lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumain ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Bisperas na ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan, at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. "Panginoon," sabi niya, "di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa." Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hinding-hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Tugon ni Jesus.
Kaya't sinabi ni Pedro, "Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo." Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya't sinabi niyang malinis na sila. Ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. "Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo?" tanong niya sa kanila. "Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Palang araw po sa inyo ng Webe Santo. Ano na nangyayari? Ano ba? Pagod na ba? O matamlay? Hindi ko maintindihan, no? Ano ba? Nalulungkot ba kayo? Kasi ito na ang huling hapunan ninyo? No? Kasi ito ang ating pinagdiriwang, no? Pag may misa, sa pagtatakip silim, sa paghahapunan ng Panginoon. At dito natin narinig kung paanong ano ang ginawa ni Jesus sa kanyang huling hapunan. Sa puntong ito, nais ko po munang tawagin ang mga sumusunod. Ang head po ng ating Paris Coordinating Council, si Mr. Badad Flor, dito po sa harapan. Ang head naman ng MBG, si Mrs. Rolida Berbosidad. Ang head ng MGC, si Mrs. Timotea Tan. Ang head ng Anak ng Solidad, si Mr. Nino Coronel. Ang head ng lay minister, si Mr. Boy Villanueva. Ang namumuno po sa isang chapel sa Parola sa San Ezequiel, si Princess Baclayo. Ang namumuno naman at nagtataguyod sa Holy Rosary Chapel, si Nanay Esther. Sige po, kuha kayo ng upuan ninyo. Ang head naman ng Children Ministry and Education, si Miss Joy Bagalyon. Ang head ng PSSDM Caritas, si Ramona Inosito. Ang head ng Legion of Mary, si Mr. Renato Gregorio. Ang head ng Altar Server, si AJ Ami. At ang head ng Cofradia at ng miyembro ng Finance, si Ma'am Elba Flor.
ilam lamang po sila sa mga nagiging katuwang ko sa nakahingal pala. Sa mga nagiging katuwang ko po sa paglilingkod dito po sa parokya ng Birhen ng Soledad. So yung iba, gusto nyo ba? So yan po ay base sa habilin ni Jesus sa ating pong ebanghelyo ngayon na pagtuturo sa atin maging sa kanyang mga alagad kung paano ang maglingkod. Minabuti ko po na gawin na sa umpisa ang paghuhugas ng paa upang mas maintindihan ko din po no yung aral na nais na ibigay sa atin ng Diyos. Sabihin nyo nga po, paglilingkod. Ano po ba ang napansin po ninyo? Inihingal pa ako eh. First time ko po kasi maging parish priest, no? At first time kong gawin itong paghuhugas ng paa. Dahil doon sa mga nauna kong assignment, ako po ay assistant, no? At yung mga nauna kong parish priest, may edad na. Kaya pala hirap na sila pag naghuhugas ng paa, no? Pero totoo po, no? Bakit tayo nahihirapan maglingkod? Sabi nyo nga po ulit, paglilingkod. Bakit mahirap para sa atin? Kasi ang ginawa ni Kristo na dito, no, sa pagsasalarawan dito, sabi kasi, no, ito na ang kanyang huling hapunan. No? Ito ang kanyang huling hapunan. At sa huling araw na ito, nakasalo niya, gusto niyang ipamalas ang kanyang pagmamahal. At ang pagmamahal, ipinapakita sa kilos, sa pagkilos, sa gawa. Hindi pwedeng salita lang, kundi sa gawa. At ito yung isang bagay na kumbaga, no, hindi malilimutan ng mga alagad. Kasi sino ba si Jesus? Itinuturing nilang Panginoon. At yan mismo, no, yung isa sa akin po na pagnilayan. Kasi ang isang, o sabihin natin, ang mga nagiging dahilan kung bakit nahihirapan tayong maglingkod ay ang dami-dami kasi nating suot. Kung kanina, alba lang yung suot ko, hirap na akong kumilos, eh what more kung suot ko ito. No, may iba pang pare, minsan mas makapal pa dito, mas maganda yung damit dito na sa suot ko, mas makinang talaga dito. Paano makakakilos? Eh kung yung pangalan, hirap na ako. Kaya kailangan tanggalin. So, may kailangan pala tayo talagang tanggalin na nakakasagabal sa paglilingkod natin. Sabihin nyo nga ulit, paglilingkod. Tinanggal yung damit, tapos nagsuot ng tuwalya. Sino yung nagtanggal ng damit? Si Jesus. Sino sa Jesus? Panginoon. Kumbaga, ibinaba at tinanggal marahil. No? Sa puntong ito, kailangan kong maglingkod. E ang pinaglilingkuran, Panginoon. Ang paghuhugas ng paa, yan ang pinakamababang gawain ng isang alipin. Ang maghugas ng paa, may level kasi ng alipin, no? May alipin na tagahawak ng kopa, ng iinuman, may alipin na tagapagpalit ng damit, may alipin na tagapaghugas ng paa. So, i-try natin, no, na mapagnilayan, bakit tayo nahihirapan maglingkod ng tapat ng totoo? At marahil ito yung panawag, kailangan nating maghubad. Kailangan natin tanggalin. Ano ang pinakamahirap sa atin tanggalin? Pride. Ano ang mahirap sa atin para sabihin na maglingkod? Eh, pwede namang, uutusan ko na lang sila. Yan ang madalas sa atin, mag-utos. Puro utos. Ayaw gawin. Kaya nga ipinakita ni Jesus na hindi lang dapat turo ka ng turo. Ipakita mo kung paano
Dahil totoo naman, may mga taong slow. Kahit anong sabihin mo, hindi maintindihan. Kailangan mo ipakita. Diba, naalala nyo pa ba? Dati, yung ano lang, yung simpleng bagay lang, no? Dati, naguhugas ka naman ng plato. Dati, naglilinis ka naman. Nung makagraduate ka, ayaw mo nang maghugas. Dahil meron kang title, may titulo ka na, graduate na ako, engineer ako, doktor ako, pari ako, bakit ko gagawin yan? Gawain ng janitor yan, bakit pupulutin ko yung kalat? Bakit ko lilinisin? Kahit yung mga nag-uopisina, di ba? Mayroong pride na, bakit ko gagawin yan? Gawain ng mga contractual yan, gawain ng mga janitor yan. Ang paglilingkod, kusa, hindi pinipwersa, hindi pinipilit. Yung totoong kahulugan ng paglilingkod, ha? Kaya nga ipinakita sa atin ni Jesus, eh, kung ano at paano dapat gawin, gawin mo ng kusa. Kasi pag inutos sa'yo, eh, sumunod ka lang sa utos. O pwedeng sumunod ka kasi sisweldohan ka, babayaran ka, pero hindi talaga paglilingkod. Ang pare, kung tumatanggap na ng sahod, ng sweldo, paglilingkod pa ba yun? Ang mga sa government, lahat yan, paglilingkod ba? Serbisyong tapat? Serbisyong totoo? Eh, may bayad yan eh. Sino ba ang nagbubungkal ng mga kanal? Yung mabababang uri. Yung mga engineer ba? Nagbungkal? Hindi. Taga-utos lang yan. Ano ang mga dapat nating hubarin? Tanggalin para talagang makasunod tayo sa tawag ni Jesus na maglingkod. Sabihin nyo nga ulit, paglilingkod. Na minsan, no, talagang no, shout out ko po itong mga nagsiserve dito sa simbahan ng Biri ng Solidad. Wala po silang sweldo. No? Pero sila po ang nag-aayos, naghahanda ng mga dapat kong matutunan din, dapat kong gawin dito sa tahanan ng Biri ng Solidad. Ang ina ng poong Jesus Nazareno. Magagawa ko ba ito mag-isa? Hindi. Kung sila ang naglilingkod dito, ipinaalala din sa akin ngayon, ako ang maglilingkod sa kanila. Hindi ako ang paglilingkuran, ako ang maglilingkod sa parokyang ito. Nakakapagod man, nakakainis man, nakakairita man, pero susubukin talaga eh. Hindi naman ako nagpunta dito para magpakyut lang. Hindi naman ako inasahin dito para umaura lang. Hindi naman. Pero hindi po madali. O, sandali na lang. Gaya niya, nagdadabog na. Sabi, ang tagal naman, Father. Ang tagal naman eh. O, sandali na lang. Yung mga ganun ba na, eh, kailangan kong i-endure ito eh. No? Isa sa inyo, maguhuda sa akin mamaya eh. Di ba? Yun yung realidad. No? Hindi po madali. No? Hindi madali. Hindi madaling yumuko pala, no? Lalo na pag nagkakaedad, no? Ang hirap. Ang hirap saan. Pero yun, ito ay mga ano lamang, no? Yung mga bang pag pinagnilayo mo ng mabuti, mayroong malalim na itinuturo sa atin, no? Yun yung kailangan matutukan, hindi yung hirap, hindi yung masakit sa tuhod, hindi. May itinuturo sa atin na mas malalim dito. At yun sana po, maiwan sa atin ngayong gabing ito na ginugunita natin ito at sinisimulan natin ang banal na triduum. Sinimulan na ni Jesus ang kanyang huling gawain na paglilingkod at pinaglingkuran niya mismo ang kanyang mga alagad. Amen.
Atin pong tatanggapin ngayon ang mga langis ng krisma at ang langis para sa may sakit. At ito po ay bahagi ng gagamitin para sa paglilingkod sa parokyang ito, lalo tigit ang mga bibinyagan, mga kukumpilan, ang mga tatanggap ng sakramento at lalo tigit ang mga may sakit. Magsitayo po muna tayong lahat. Narito po ang krisma. Ang langis para sa may sakit. Kapuri-puri ang Diyos na umihilom sa mga may sakit at nagkakaloob ng kaaliwan sa mga nagdadalamhati. Nawa maranasan ng mga papahiran ng langis na ito ang pagdamay, pagmamahal at pagliligtas ni Kristo sa kanilang katawan, diwa at kaluluwa. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Narito po ang banal na krisma. Kapuri-puri ang Diyos na nagtatalaga sa kanyang mga hinirang, nawa mapuspos ng Espiritu ng Diyos ang mga bibinyagan, kukumpilan at oordinahan na siyang papahira ng banal na krismang ito upang maisabuhay nila ang pagkakatalaga nila bilang kaisa ng Panginoong Heso Kristo. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Mga kapatid, kaisa ni Kristo na tinipon tayo sa hapag ng kanyang katawan at dugo, ipaabot natin sa Diyos ang ating mga panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, upang ang ating pagdiriwang ng tatlong araw na ito ay matulungan ng bawat Kristiyano na lumalim ang pananampalataya at umigting ang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga obispo, pari at diakono, at lahat ng namumuno at naglilingkod sa pamayanan ng Kristiyano, upang masundan nila ang halimbawa ng paglilingkod at pag-alay ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga nasa pamunuan ng mga bansa, upang maglingkod sila para sa kabutihan ng lahat, lalo na ng mga aba at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nangangailangan, upang sa pag-ibig ng Diyos at ng mga sumasampalataya sa Kaniya, ang mga nagugutom ay mapapakain, ang mga may sakit ay mapagaling, ang mga nagluluksa ay maaliw, ang mga api ay mapalaya, at mga naghihingalo ay mapayapa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanang Kristiyano, upang ang Eukaristiya ang tunay na maging bukal at rurok ng ating mabubuting gawa at Kristiyanong pamumuhay, at upang higit tayong mabuklod sa pag-ibig kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mahal nating yumao, nawa silang mga nakasalo sa Eukaristiya sa lupa ay makasalo sila sa piging ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tinipon mo kami ng iyong anak upang gunitain ang kanyang kamatayan at pagkabuhay
at pagsaluhan ng kanyang pag-aalay sa hapunang ito, alang-alang sa iyong pagpapakasakit, dinggin mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa pagkatuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring nagahain para sa sansinuko nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumana nang lahat ay mapatawad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo ang kadakilaan. Aming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, paggalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa sansinukob, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Jose, at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayoy aming idinadalangin.
Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, ngayon aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ginawang paghahain ng aming Panginoong Heso Kristo para sa amin. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Heso Kristo, si Maria na maluwalhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at mga martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian at ang lahat ng mga banal. Pagundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingaan at ipagsanggalang sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alaala sa dakilang araw ng paghahain ng katawan at dugo na aming Panginoong Heso Kristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapakanan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito, marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo na pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Heso Kristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, para kami at ang lahat ng tao ay masagip, nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Inawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit
ang pagbango niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahain ito na katangi-tangi at dalisay. Ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo, paunlakan mo ngayon tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, sinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag. Kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang na himlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong naguumapaw na pagkamapagbigay. Sa aming pamumuhay araw-araw, kaya pagindapatin mo ring kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir kasama sina Santiago, si Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan, kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang Oh.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pigi. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiwang ditong hapunan ng anak mong mahal, kami paghindapating makasalo kailanman sa biging sa iyong piling sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maraming salamat po sa lahat po ng nagsipag-alay ng kanilang handog solidad na dito po napatunayan natin na lahat ay mayroon pwedeng maibigay. No? Lahat ay mayroon dahil lahat ay binigyan din naman ng Diyos. At pakatandaan natin, ang trabaho na ginagawa natin, yan ay biyaya ng Diyos. Ang paglilingkod, yan naman ang biyaya na ibinabalik natin sa Diyos. Inihiling po namin sa inyo, mamaya po, pagkatapos nito ay didiretso sa pagtatanod sa mga nagnanais po na maglaan ng oras para sa banal na sakramento, ay welcome po kayong lahat na manatili. At bukas po, alas 6 ng umaga, ang morning prayer, nasusundan po ito ng prosesyon general, yung Stations of the Cross natin, kung saan ay hiniling din natin yung ibang mga deboto ng Nazareno na isama ang kanilang mga imahe ng poong Nazareno sa ating pong gagawing istasyon general. At mahaba po ang oras natin bukas, tuloy-tuloy po ito. Pagdating natin dito, konting pahinga lang, alas 12 po ng tanghali ay meron tayong 7 palabras o 7 last words. Naka-online din po ito. At pagkatapos niyan, susundan po ito ng pagpaparangal sa banal na krus ng alas 3:30 o 3:30 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po yan at pag kinagabihan, yung atin pong paglilibing naman. Nasusundan din ulit ng tinebre pagbalik po natin. At sa Sabado ay magkikita-kita po tayo ng alas 6 ng hapon. Alas 6. 7. 7 ng gabi po. So, tandaan nyo po ah, tatlong araw na iisang pagdiriwang. Kaya kailangan natin present lagi sa mga susunod na araw para masundan po natin at matanggap po ninyo ang biyaya at pagpapala dulot ng Kristong muling nabuhay. Okay po? So, salamat po muli no, sa inyong lahat, sa mga bisita po natin mula sa ibang mga lugar. Welcome po dito sa Dambana o sa tahanan ng Birhen ng Solidad. Ngayon po ay magsisulod ang lahat habang atin pong ililipat ang banal na sakramento sa kanya pong luklukan.
Jesus.